Okay, let's start. Pakita ko lang po ang buhok ng ating customer na yun. Magkahiwalay na din po ang kulay ng buhok doon sa kulay na itim na dugo at kulot na buhaghag. Sa totoo lang, yung strands ng buhok niya is maninipis, no? So, kailangan nating ingatang mabuti ang buhok niya. Dahil ang dugo ng buhok niya is rebanding last year at ang pagkakagumawa. So, second time around for our second time customer, and second time na bumalik. Ito ang buhok niya, black to sa tubong unat na may kulay. Sa tubong unat na may kulay. Yan po ang ating gamot sa hair banding natin, which is yung flavor ng ginger. Flavor ng luya para sa mga kulot, buhaghag ng buhok. So let's start our first procedure. Paglalagay ng number 1 na cream hair banding. At inumpisahan natin sa next section. The next section natin inumpisahan. At ang third section po natin is manipis din po. So kailangan lahat ng strands ng buhok ng kulot kailangan ma-apply natin. Pero regret ang pag-a-apply natin dahil maghihiwala na yung tubong itim doon sa tubong may kulay na unat na ginawa na last year na may kulay at hair banding. Last year na pinagawa niya is hair banding plus color permanent and the same buhok. So at the same time na yung pagpapagawa na rin. So pangalawang decision po niya na pagawa ang araw na ito. Si Chan Baisak. Ano din po, no? Section by section din po tayo sa pag-apply ng number 1 ng cream hair banding therapy ng ating customer, client, dahil wala pong tubong itin. So, yan yun, no? So, mabilis po umaba ang buhok ng customer natin dahil mahabang-habang itin na po ang tubong niya at kulot. So, parang siyang ano, no? Parang sinasabunutan na pag hindi na nariban yung buhok niya, kaya palagi niyang tinatali. So, palagi niyang tinatali kasi nagtatabang siya sa gasa ng station. Ano nga pangalan nito? Shin o Shan? Basta ang apelido ni Miss Baisak. Section po ay banda ang pag-a-apply ng ating hair banding number 1. Kung kailangan lahat po ng strands ng buhok ng tubong itim na kulot i-apply natin. So at the same time balahat ng buhok ng isang kulay at straight. So bukod po yun, mamaya po yun pag naluto na po yun inuna natin applyan. No, nag-regret muna tayo sa pag-apply ng gamot ng hair banding natin ng number 1. Ganoon din po sa side by side ng ating sectioning is manipis din po to the side section, to temple section, sa sentido na tinatawag natin ang section hanggang dun sa pinakatap na paglalagay ng gamot natin at the same time regrouping po. Ingatan po natin na hindi malagyan yung may kulay na at unat na kasi hindi po pareho yun ang unat sa doon sa kulot. So syempre yung kulot is yung virgin po na buhok. So yung kulay na straight, hindi na po yun. Okay na po yung buhok na yun. So baka mag-react pag nalagyan natin ng gamot ang number 1 kasi matapang po ang gamot ng number 1 dahil kulay luya at kulay. So flavor po niya is luya para sa mga matitigas ang buhok na matagal maluto at kulot na kulot, mga pinky. Yan po ang gamot na ginagamit ko. Kung hindi ko po pwedeng sabihin kung anong brand po ito, basta flavor po niya is ginger. Kulay yellow ang kulay ng gamot. So medyo matang
Hulda kasi kulay yellow at saka yung flavor niya is buya, no? So medyo maamoy, no? Matapang. So regrowth ko at saka apply natin to mid section, to sa crown section, by side, ng left side and right side, hanggang sa top. So, ngayon, binalot na po natin ng plastic para mabilis po maluto. So, binabot po natin yan na higit 2 to 3 hours para maluto ang luto. So, at the same time, habang nakababad po ng 3 oras yun, marami pa akong magagawa. Magigas ng pinggan, ganito ng linis, ng labag, ito ganyan. Hanggang starting pong kapitbahay ng mga bilidyuhan ko doon sa labas ng bahay. Okay, pagkatapos ng 3 hours, na-apply na po natin yung dulo ng part ng buhok niya, which is yung unat at may kulay. So, syempre yung number 1 ay na-apply, hindi masyado matapang. Pagkatapos natin mag-apply noon, 15 minutes to 15 minutes ibabalawan na po natin. Ayan, binalawan na po natin. Kaya mabilis na maglagay lang doon sa dulo ng buhok. Okay na. So, pag nagbanlaw tayo, pag nagbanlaw po tayo, kailangan siguradong itlatang lahat ng buhok na nasa ulo niya. Kailangan anit hanggang sa dulo ng buhok. So, yun po. Apply tayo doon sa dulong bandang party ng buhok is kailangan mabilisan at mabilis ng tipo ang oras. 15 minutes o 10 minutes kasi depende sa klase ng buhok. Pag nag-react na agad, banlaw agad. So dahil ang buhok niya is manipis, so banlaw agad tayo. Tapos magbanlaw is proceed na po tayo sa pag blow dry o hair drying o hair dry. Gamit ang blower at ang paddle brush. Ayun lang po natin yung dulo o sa likod hanggang sa ilalim ng buhok, hanggang sa pinakataas ng una parte ng buhok natin. Siguraduhin po natin na 100% tuyo ang buhok ng ating kliyente, kasi pag may basa yan tapos hindi natin masyad na blower, so syempre pag pinalansin natin yun, uusok yun. At yung usok na yung basa, magmamoist yun, at yung moist mainit pupunta sa anit ng ating customer at mahapdi yun at mapaso. So kailangan ingatan. So the same time, proceed na po tayo sa ating pagpa-plancha. Yung unang plancha na kailangan manipis na manipis, na parang papel ang manipis at ipotin ang section nito. Wala po sa isa is sa batok section o neck section, kailangan manipis sa pang section. At the same time, ginamitan ko po ng paratura. Ang plancha natin dyan is 200. Depende kung may kulay o wala. Kung may kulay ang buhok niya, so ginamitan natin na 200 degrees centigrade. Dahil ang batok section ay mabilis pagpapawisan. At saka mahaba-haba pa po ang pagpapansya natin. Aabutin pa tayo ng 3 hours or 4 hours kasi kulot po ang buhok ng ating kliyente at matagal maluto. So lutuin at mabuti sa pagpapansya. At the same time, manipis ang pagpapansya natin. Ang section tin po natin manipis. So pagdating natin sa gitna, pwede natin taasan ang temperatura ng ating plancha mula 200 to 220 degrees centigrade ang temperatura ng ating plancha. Masinta ng gagawin na ito ay banda sa neck section o tinatawag natin na batok section. Kasi ang batok section is pinagpapawisan. Kailangan mainit na hindi masyadong mainit ang plancha kasi once na magbabasa ng pawis yan, kukulot. So balik naman tayo sa pagpapansya bago mag-apply ng number 2. Kailangan pag mag-apply tayo ng number 2 na neutralizer, iyo lang kahit na isang kukot o kulot dyan para mag-applyan natin ng neutralizer, mag-stick siya na straight. Pag-straight ang pagpapansya, maayos, walang kahit na isang tikwas kulot dyan ay hindi magkukulot. So papunta na tayo sa gitna banda ng ating likod na section. So sa pagpaplancha is
kailangan matyaga ng magplancha. At the same time, pag nagplancha tayo, kailangan natin kwersahan masyado natin ipitin yung bandang buhok na may kulot. Tapos yung bandang buhok na unat o straight, so luwagan natin, mag-a-adjust tayo doon na ipitin masyado at kwersahin doon sa may kulot na tubong buhok na kulay itim. Ulitin natin yung pagplansya dalawang beses o tatlong beses sa pagplansya doon sa bandang itim ng tubo o kulot para lahat doon ay mauna. Tiyagaan po sa pagpaplansya kasi ang pagbiriban kailangan po talaga magpaplansya ang importante. Kailangan masipag ka, tapos focus ka sa ginagawa mo, at the same time kailangan habang kumikilos ka, nag-isip din yung tumatakbo din yung isip mo, kumbaga, diba? Siyempre, nakatayo ka habang nagpa-plansya, habang humahagod ng buhok ng kliyente mo, habang nagpo-plansya, at the same time, mag-iisip ka rin sa susunod na gagawin mo. At saka, habang nagpa-plansya ka, siyempre, kausapin mo yung customer kung hindi mababagot. At the same time, hindi na makakausap yung customer o tulog o hindi man, depende sa kliyente kung kakausapin ka o kung inintahan ka. Pero pag hindi, okay lang naman, mas mabuting walang usap-usap para nakapokus ka sa iyong ginagawang pagpaplansya. Kasi kailangan na manipis na manipis, tsaka balancing din po sa paplansya, huwag mong sagad sa anit kasi mainit yung plansya. Pero disintag sa akin sa sarili is hindi ko maiwasan masagad, lalo na pagpagod ka na, di ba? Pag marami ka ng pinaplansya, mas mabuti talaga pag nag-iban ka, mga 1 to 2, 3 katao lang. Kasi pag marami ka na rin, pagod na pagod ka na, iba, wala na, hindi mo naman kaya maplansya. So, pagdating sa, sa tuktok o sa crown section, ganyan din po, manipis din papaplansya natin. Tapos ulitin natin plansya yung bandang itim o tubong kulot na buhok para lahat unatsa at humiga. Ayan. Almost 2.5 hours kasi pinalanta ang aking customer na si Chan o Chin Bayan, si Miss Baisa. Hulo pa lang niya, kumain ng 2.5 hours. So, meron pa tayong side-by-side section. So, medyo kakain ulit ito na mga 1.5 sections. At the same time, total of 4 hours. So, 4 hours ko siya pinalansya dyan sa ating procedure na hair ironing sa unang plansya sa pag-reband. So, nandyan pa tayo banda sa top section ng right side section sa ating kabilang gilid. Hanggang sa makarating sa isa tuktok sa bandang crown section. Ganyan din po, tiyagaan lang po ito. Paplansya, kailangan manipis na manipis. Kasi pag manipis ka, lahat ng strands ng buhok, walang takas, lahat unat. Pero merong portion po na buhok na mga maliiksi, hindi mo pa maunat yan. Hindi uunat yan kahit ang plancha mo. Kasi hindi mo mahahawakan. Kulot pa rin, lalo na yung mga tuktiyang napatay. Pag pinalansya mo yan, hindi mo mahawakan, hindi yan mauunat. Hihiga lang yan siya. Lalo na sa bandang temple section o sa sentido natin. Mayroong mga maiksi na kulot, lalo na pag kinky ang buhok, kahit ang plansya mo, kulot ka rin yan. Kasi mayroong mga pawisin banda sa noo at sa sentido banda. So pag nabasa ng pawis, balik kulot yun. So ulitin yung plansya kahit pasada lang, pero hindi talaga siya mauunat kahit anong gawin mo. Nakailang agad na akong ginagawa ng mga clienting na kulot talaga. Kung pinang mga maliliit na buhok, anong plancha mo, hindi talaga mauunat.
sasabay lang siya sa malalaki at mahabang buhok na kulot na umiga at naunat. Pero yung maiksi, napatay na mga kutsyang, hindi talaga yung mauunat. Sasabay lang yan sa unat na mga mahaba. So, kailangan ko talagang mataga ang mag-plancha sa procedure na ito. Kasi dyan tayo binabalikan ng ating mga kliyente, no? Ng ating mga customer. Kung magaling ka mag-rebound, mag-unat ng buhok, uulitin niya, uulitin kanila. Kahit anong mahal pa ng bayad yan, basta maasikaso ka, tapos pagtutuunan mo ng pansin, tapos prioritize mo talaga sila kasi umulit sila sa'yo. The same time, may umuli sa'yo, ingatan mo yung buhok ng ating customer. At syempre, alagaan nila ang buhok nila. Syempre, marami kang sasabihin sa kanila kung paano mag-alaga. Syempre, tapos sa rabang mag-treatment, ganito, ganyan, etcetera, ganun, kung paano mag-alaga, paano mag-supply, paano i-iwag, huwag mag-ipit, huwag mag-tali ng mga rubber band, kasi magbabakat-bakat at masisira lang buhok mo at kukulot at buhok gabing niya. Sayang lang yung effort mo sa pagpapagawa mo na mahal, tapos itatali mo lang. So, tiyagaan ng ligay kasi sayang mo, pinariban mo at bayad mo, tapos itatali mo lang. So, siyempre, alagaan mo rin. Mag-invis ka rin ng mga conditioner, keratin conditioner at treatment. So, nasa left side section na tayo sa pagpa-plancha. Matagal na matagal talaga ang pagpa-plancha, no? Aabot ko tayo ng 4 hours sa pagpa-plancha kayo ni Spice Up. Umaga ng alas 9, ng alas 10, umabot kami na alas 10 ng gabi ng 10:35 o 45, parang mag-11 na po yung matapos ng gabi. So yan po, mula sentido o temple section hanggang doon sa tuktok sa front section. Manipis po ang pagpa-plancha natin, no? So, kailangan tapatan natin sila ng hangin para hindi magpapawisan yung noo. Kasi pagpawis na pawis yan, didikit ang buhok, babalik yan sa tulot at nabasa ng pawis. Kasi ang pawis natin is maalat at acidic. So ang buhok na pinalansya natin, nabasa ng pawis, kukulot. Alala, bawal pawisin. So, kailangan palagi may panyo sa batok at bawal ang stress kasi pagpapawisan, bawal sa init, ganon. Sayang yung ribanta, sayang yung pagpapansya at pag-iipot ng gumagawa ng ribanta na pero nabasa ng pawis. So, alagaan natin, no? Unang-unang pagpaplansya sa hair rebonding ng method natin is manipis na manipis ang pagpaplansya para lahat ng strands ng buhok is maunat at walang matirang kahit na ano. Ang strands po kasi minimis by sack is ano, manipis ang hibla pero kinky po ang tubo at yung buhok na buhok hug ganun. Kaya pag tumubo na, para na siyang sinasabunita o alam mo yung pag sinabi yung hangin ba sa labas na mga buwagag. So tinatali niya na pag magamit na mahaba, pag higit na isang taon. So once a year siya nagpapagawa, no, sa akin. At second time around, pangalawang pagawain sa akin. So tayo-tayo din na, magagay doon sa kakaupo, sa pagkos sa puwet daw kasi almost 4 hours ka naman nakaupo na pinaplansya. So, masakit talaga sa pit. Yung nga nakatayo, masakit sa paa. Ano ba kayo pag nakaupo ka ng buong araw? Ang sakit kaya sa pit, no? Sakit sa balikawang, balik sa balakang, saan yung sakit. Yan, galaw-galaw. Yan. Yan, kung gumagalaw, masakit lang yung paa ko kasi nakatayo. Frog. Yung mga braso ko, this is die. Matibay ang braso ko to. Ilang raban ang dumaan sa mga kamay.
is the same time ang ibutin dyan dyan ng 220 degrees centigrade. Samahan po ng pwersa mong napakalakas sa portal of 100%. 101% mauna talaga ang buhok mo din. So, ganyan po. Parang pwersa mong lalaki ang kailangan dyan sa pag-glory lang. Na, nakalalayo mo rin kasi pag ginanap mo yan, eh, nag-uunat ka dyan. Masakit sa anit yan. Lalayan mo rin. Mamakan yung buhok mo, hindi masakit sa anit. Kung masakit man, so, syempre kasama yun. Okay, let's start. Apply na pa tayo ng neutralizer. So, bago natin in-apply yan ng neutralizer is tina. Hinga mo natin ang buhok niya, pinalamig kasi mainit po yung plancha. At the same time, mainit din po yung neutralizer ng gamot ng panguriban. Number 2. Yung number 2 na gamot ng panguriban na tinatawag natin na neutralizer is mainit. So, syempre, pag-apply tayo ng neutralizer, lamigin muna natin yung buhok nila na galing sa plancha. So, lahat kailangan malamig na. Tapos, pag nag-apply natin ng neutralizer, hindi mag- kasi mainit na yung plancha, mainit pa yung gamot ng panghibang yung neutralizer, makaaway magiging react siya, mag-aalsa. So, kailangan malamig siya. Ganun, section by section din po tayo mag-apply ng neutralizer. Mula din sa next section, cross section, then side by side, right and left side, then top, ganun. Para lahat ma-apply yan ng neutralizer. So, pag apply tayo ng neutralizer, babanan po natin ng 30 to 45 minutes depende sa strength ng buhok, no? Dahil manipis po ang buhok niya eh, ang ating customer at limente sa Miss Bicep is binabad ko lang po na mahigit 30 minutes yan. Tapos, hindi ko na po binalawan, nag-direct na po ako ng apply ng regrowth ng hair color na permanent. Regrowth po. So, tapos na natin ang apply ng neutralizer. Nag-a-apply po tayo ng permanent hair color na tinatawag natin. No, nag-regrowth po tayo. Sa ngayon, nag-umpisa po ako sa next section kasi manipis po ang hibla ng buhok ng ating customer. So, ang ginawa ko is sa next section ako nag-umpisa. Kasi, bawal natin isagad kasi magkadikit at manipis ang buhok niya. Medyo kita po ng anit niya kasi manipis po ang kabuuan ng buhok ng ating customer na si Miss Bicep, no? So, pag nag-apply tayo, huwag masyadong sagad sa anit kasi mahati, pero hindi maiwasan pagdating sa transition is malalagyan talaga kasi hihiga yung buhok. Pag nahiga ang buhok, pag nagtapos natin apply ng regrowth ng kulay na permanent, hihiga, tapos yung ibang gamot pupunta sa anit, lalo na sa bandang transition. Mahapdi po siya kasi 12% po ang ginamit ko dyan sa color permanent na ginamit na pag-apply ko sa regrowth niya. Retouch color, retouch ng hair permanent color na ash blonde. Light is ash blonde. Intense light is ash blonde from Miss Bicep. Ayan po, apply lang po tayo ng color permanent retouch. Crown section sa gitna ng ulo niya. Ayan po. Color permanent. Nasa procedure na po tayo ng color permanent retouch. Which is yung kulay po na in-apply ko is lightest intense ash blonde. Mahabol yung kulay sa dulo ng buhok niya.
magkulori, tapos baba po tayo ng higit lang hour para magkulay lahat, no? Para magiging intense ash blanco siya, lightest ash blanco. Para makabulong-bulong ang buhok, no? So, check po natin siya minuto kung magkulay na. Kung hindi pa magkulay, so syempre, i-retouch natin siya. So, umabot kami dyan mahigit 2 hours to 3 hours ng pag-retouch. Kasi pag-a-apply, kumakain na ng oras. So, at the same time, pagtapos mag-retouch, is binabad pa natin, no? Pagtapos magbabatch, check ulit natin kung nagpantay na ba ang kulay ng buhok na ating kuwinte. So, syempre, kala-retouch natin, hindi maiwasan masagal yung gamot sa anit yung mahapde. So, at the same time, yung anit ng ating customer is may mga, ano, no? May mga kamot, may sugat, at saka, ano tawag nito, balakubak. Inuskos niya ang balakubak, so mayroon mga something na mga sugat. Siyempre, may sugat, pag nagkulay tayo, mahapde yun. So, kailangan ko is ganda talaga kung gusto mo achieve ang kulay, ng gusto ng ribbon. Ayun. Matapos natin magkulay is wala tayong video ng pagbanlaw ng kulay mo. Nagdiretso na po tayo apply ng Brazilian blowout treatment. Nasa procedure na po tayo ng apply ng Brazilian blowout. So, pag nag-apply ng Brazilian blowout, syempre, basa. Kasi yun ang nasa procedure din sa Brazilian. Pero itanggalin ng excess ng buhok, o tubig ng buhok, yung basa ng buhok. Ngayon, nakababad na po ang Brazilian blowout treatment. Babad na po natin siya ng 45 to 1 hour. Much better kung matagal nakababad, mas maganda kumakapit ang Brazilian blowout. Pagtapos natin magbabad, is proceed na po tayo sa pag-blow dry. Pagtapos natin yung blow dry, na i-sure na 100% tuyo po yung Brazilian natin sa pag-blow dry. Unahin natin yung likod, i-divide natin. Tapos patuyuin natin yung bandang ibalin hanggang sa gitna, hanggang crown section, side by side, ang left side, ang right side, hanggang sa in front at taas sa taas sa crown section po. Ganun lang. Ang Brazilian blowout, hindi na po binabanlawan, no? Diretso na po siya, ano, blower. Blue dry. Kaiba po dun sa mga keratin itchos, mga kineme, mga gamot na binabanlawan. So, pag sinabing Brazilian blowout treatment, hindi binabanlawan. Palala ko lang po, ang Brazilian blowout treatment, hindi binabanlawan. At the same time, hapdi sa mata, medyo makirot sa ilong, at mapanghi. At huwag ko natin isagad masyado ang Brazilian blowout sa anit kasi mahapdi din po kasi may sugat din po ang ulo ng ating customer na nakakamot ng mga balakubak niya. Ayan, gumamit tayo ng paddle brush kasi ang paddle brush meron siyang massage therapy, hindi masakit pag nagpalo-palo tayo ng anit niya sa ulo niya, no? So paddle brush ang ganito, huwag supply ng mga matalim na masakit sa anit. Paddle brush ang gagamit yung pag nag-blow dry. Tapos natin matuyuin, is gamitan natin ng roller brush. Para lahat, para lahat matuyo, no? Matuyo, pati yung gamot dyan na nakalagay na Brazilian blowout, matuyo-patuyuin natin siya. Ayan, proceed na tayo. Pagtapos natin mag-blower, is proceed na po tayo sa pag-air ironing. Sa pagpa-plancha. Isa sa next section, sa gitna ng ulo, hanggang doon sa crown section. Ganun din po, manipis din po tayo mag-apply, mag-plancha. Pero hindi masyadong manipis na manipis. Ang importante is matuyo siya sa plancha, no? Sa pagpa-plancha. Kasi ang buhok ng customer natin is super unat na po, super higang-higana. So, hindi na masyadong planchang-plancha sa Brazilian. Trim natin yan. So, nasa bandang ano pa tayo. Gitna. Dahil may kulay ang buhok niya, gamitan lang po natin siya ng
100 degrees centigrade ng tiyan-tiyan. Kasi luto na, unat na, baka lalong lumuto. Kaming lutong, ganun. So, huwag masyadong mainit ang gagamitin. Kasi, unat na ang buhok sa pehigama. Kasi sobrang hiya, unat, pipit na pipit, at kita na ang itong katunan natin. At the same time, manipis po ang buhok niya. Sa consistency sa pagpaplansya ng ating Brazilian blowout treatment. Ganun lang po, sabagan lang din po natin magdansya, no? Kasi ginabi na po kami yan. Siya lang po ang customer ko ng time na yan, ng araw na yan. Mula umaga hanggang gabi. So, kailangan magpa-schedule po kayo kung gusto mo talaga ng 100% impact na gusto makuha yung unat, tapos may kulay, tapos may magandang treatment. Ganun lang, pa-schedule lang po kayo. Kung ayaw mo nang sumabay sa maraming customer, so syempre pagpa-schedule ka sa kakilala mo na merong alam pagtungkol sa mga hair banding, hair color, hair Brazilian, na mga professional na may alam na matagal na gumagawa. Doon po kayo, huwag kayong makasabay sa mga maraming tao kasi mamadaliin ka ng mga beautician, lalong-lalo na sa malalaking salon. Ay naku te, naranasan ko na yan dati. Haggard ka na sa kamamadali ng mga kliyente, lalo na mga ibang kliyente nagmamadali, mamadaliin mo din. No, diba? Kung hindi naman ako speech yun. Ayan, proceed na po tayo. Tapos natin magpulansya. Ititrim lang natin yung dulo ng buhok. Yan o, so syempre, pag naunat, hindi na siya pantay. Tanggalin lang natin yung dulo ng 1 inch. Kasi maiksi na yung buhok niya kasi pinaiksian niya ng karaang lockdown. Kasi buhol-buhol na dahil yung nakalabas ng bahay. Kasi walang parlor. So, may disimbo na siya nagpagawa. Ayan, this is our finished product, no? Kailangan kong tawag ng agency. Artist Ash Blanc. Retouch. Sinabi lang natin yung kulay ng dulo ng buhok niya na ako din naman itong gumawa niyan. Ayan po. Kasama po ang Brazilian blowout treatment. Ayan po ang result ng buhok ng ating kliyente si Miss Baisa. And thank you very much. Yan yung no filter, no? Kita lang natin. Plus light yung ginamit natin. Ayan, bagsak na. So shiny at tipid sa pag-unat. Kailangan unat, alagaan lang natin yung buhok natin na may maintain yung straight ng buhok at malambot. Yung filter, no? Yung dating kulay, lalang tumintad na. Ito natin sa video. Ito darker yung taas, sa baba, lightest. Retouch lang naman ginawa ko, hinabol lang po ang kulay niya. Pero in person po, pantay na po siya kasi napaliguan na po siya. Naglalight po kasi habang tumatagal ang buhok na pinakulayan na rin. After mga 5 days, 3 days, doon mo na makikita yung tunay na kulay ng customer natin o yung kinulayan natin. Kasi palagi nililita na yung buhok na naglalight po siya nagkakulay. At ito yung magiging pantay na lahat ang kulay. Kung kayo po ay bago sa aking channel, huwag po niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel na Shawis Artistry. Ang hirap po magitin yung pangalan ko sa my YouTube channel at Shawis Artistry. Don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell. Hit the notification bell para palagi pa yung updated sa mga videos na upload ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Nagawin na kayo ni Spice Up. Na second time na rin ang kapagawa sa inyo lahat. Merry Christmas! Happy New Year! Maraming salamat po sa laging pagtitiwala sa akin at sa aking kakayahan, sa aking mga ginagawa, ano, hair banding, design, kung ano-ano pa. Basta huwag niyo kalimutan, subscribe ang aking YouTube channel.
And palagi nyo hit yung notification bell para palagi ko updated sa mga videos na upload ko sa aking YouTube channel. Once again, magandang buhay sa inyo lahat. Magandang buhay sa lahat ng mga aking mabiliki customer. Maraming salamat sa panonood ng aking YouTube channel. Once again, God bless to all of you.